Ang tema ng ating pagninilay ngayong 16 na linggo sa karaniwang panahon ay ang tatlong aral tungkol sa masama. Napakinggan natin ngayon sa Ebanghelyo ang talinhaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Yan ay napakinggan natin mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 13, Talata 24 hanggang 43. Upang maunawaan natin ang aral na hatid ng talinhaga, kailangan pong maunawaan natin ang paglalarawan sa talinhaga. Sa 37 talata, ang anak ng tao ang naghasik ng mabuting binhi. Sa 38 talata, ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ay ang mabuting binhi. At sa 'Ang mga tao namang pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. At doon naman sa 39 na talata, ang kaaway na naghasik ng masasamang damo ay walang iba kundi ang Diablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. Yan po ang paglalarawan ng talinhaga. Ngayon, ano ang tatlong aral tungkol sa masama na ipinapahayag ng talinhaga? Ang una, ang masama ay hindi galing sa Diyos. Sa katunayan, walang masama na galing sa Diyos. Yan ay napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo, Kabanata 13, Talata 24 at 25. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Maliwanag na inilalarawan sa atin na ang masama ay hindi galing sa Diyos. Ang masama ay galing sa Diyablo. Lahat lamang ng mabuti ang galing sa Diyos. Maaari nating sabihin na pinahihintulutan ng Diyos na may masama, sapagkat hindi niya tayo nilikhang mga robot, mga manikin na walang kalayaan. Ang galing sa Diyos ay ang grasya na tutulong sa atin upang huwag tayong mahulog sa masama. Kaya sa 2 pagbasa, ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, Talata 26, ganitong ipinahayag sa atin, "Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan." Alam natin na ating mga kahinaan ang daanan ng Diablo patungo sa ating puso. At kung ipinahihintulot man ng Diyos na may masama na kasama tayo, binibigyan niya tayo ng grasya upang huwag mahulog sa masama. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Yan ang maluwang na daanan ng Diablo patungo sa ating puso. Kaya dapat nating bantayan ang ating mga kahinaan, ang ating mga karupukan, sapagkat diyan tayo nadadaig ng Diablo. Hindi tayo tutuksuhin ng Diablo sa ating mga kalakasan, kundi sa ating mga Achilles heel na tinatawag. Sa Greek mythology, si Achilles ay malakas, matapang,
walang makatatalo sa kanya, ngunit meron siyang kahinaan, yung kanyang sakong. Kaya doon siya pinana sa kanyang sakong, sapagkat yon ang kanyang kahinaan. Kaya dahil dito, siya ay nagapi. Kaya ang mga kahinaan natin, mga karupukan natin, huwag nating ibabantad. Huwag nating ilalagay sa kompromiso. Bantayin natin mga kahinaan natin. Diyan tayo tutuksuhin ng tiyablo. Kaya nga, sa panalangin Ama namin, ano ang hiling natin sa Ama? Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Merong nagsasabi, bakit pinahihintulutan ng Diyos na magkaroon ng masama sa ating paligid? Meron man masama sa ating paligid, binibigyan niya tayo ng tulong, ng grasya upang tayo maging matatag. Hindi niya tayo nilikha na mga puppets na walang kalayaan umili. Ikalawang aral tungkol sa masama. Ang masama ay mapanlin lang. Yan ang ibinahayag sa atin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 13, Talata 26 hanggang 29. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, baka mabunot pati trigo. Yun ang sinabi ng may-ari ng bukid. Huwag mo nang bunutin ang mga damo, baka pati trigo ay mabunot. Kasi po mayroong tinatawag na damo sa Palestina. Ang tawag ay sisanya. Isang uri ng damo sa Palestina na katulad ng trigo habang maliit pa. Ganyan po ang itsura ng sisanya. Katulad sila ng trigo. Kaya kung bubunutin mo yung damo habang maliit pa, baka trigo ang mabunot mo. At ang mga Pariseo ay tulad ng mga sisanya, mapanlin lang, akala mo trigo. Ang mga Pariseo ay ganyan, akala mo mabuti, akala mo banal. Kaya itong isang bagay na dapat nating tanungin sa ating sarili, ano ba ako? Ako ba'y trigo o ako ba ay sisanya? Ang masama ay mapanlin lang. Ikatlong aral tungkol sa masama, ang masama ay may katapusan. Yan ang ipinahayag sa atin sa Ebanghelyo ay kay San Mateo, Kabanata 13, Talata 30. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sulugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamali. May katapusan ang lahat ng masama. Ang masama'y susunugin sa apoy na hindi namamatay. Ngunit ang trigo'y iipunin sa kamali ng Diyos. Ganito ang ipinayag sa atin sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, Kabanata 12, Talata 19.
binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang tuwing umaga na ipinahihiram sa atin ng Diyos ay pagkakataon upang tayo magbago, upang tayo umalis sa pagiging sisanya at maging mga trigo ng Panginoon. Ang bawat umaga na ipinahihiram sa atin ng Diyos ay pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya. At ito rin ang ipinapahayag sa atin ng tugon sa Salmo. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Kaya minsan nasasabi natin, bakit ba ang dami namang masama eh hindi pa silang unang mapuksa? Bakit kung sino'y mabubuti, silang unang nawawala? Sapagkat ang Ama ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat upang magbago at magsisi. Kaya huwag tayong magtaka, yung nauuna ay yung mabubuti. Yung masasama, siyang nananatili. Kaya ang sabi ng awit, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. At mainam yon, habang tayo mabuti at mabait, ay kunin na tayo ni Lord. Kesa naman, kunin tayo ni Lord habang tayo ay masama. Ganito ang sermon ng kanyang kabunian, Cardinal Tagle. Ang sabi niya, time is short. Ang panahon ay linear, pahaba. Wala nang nagsimula papunta sa pagtatapos. At ang panahon natin ay papaigsi ng papaigsi. Hindi po papahaba, hindi po papalawig ang ating panahon. Ang oras natin hindi katulad ng relo natin na umiikot lamang. Ang panahon ay papunta sa wakas. At sinabi ni Cardinal, time is short. We don't know how long life will last. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating oras, ang ating panahon. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwede sa isang linggo. Tingnan natin ang nangyayari sa ating paligid. Ang pandemya, COVID-19, sa buong mundo, kaya pandemya. Naulit ngayong 2020, sapagkat ang huling pandemya ay noong 1917, Spanish flu. Ikinamatay ng dalawa sa tatlong bata sa Fatima, Portugal. Dahil sa pandemya, tumagal ng 3 taon. Ngayon, nasa pandemya tayo. Makaakala po natin mapatapos na ang COVID-19. Nasa tabi-tabi lamang natin. Kaya tayo pinag-iingat na mabuti, sunding mabuti ang health protocols, yung pinaka-basic, magsuot ng face mask. At yung face mask na isusuot, yung kayang humadlang sa COVID-19. Kasi meron po tayong mga isinusuot na face mask, yung homemade. Hindi nakapipigil, nakahaharang ng COVID-19. Kailangan po yung surgical mask. Kahit nga po yung meron ngayong parang butas dito sa face mask, sa Medical City hindi na pinapapasok yung may ganong face mask kasi may butas, may maaari pa rin pagdaanan ng virus. Magsuot po tayo ng tamang face mask.
Alam po ninyo, dahil sa COVID-19, may tinatawag na new normal. At ang new normal ay hindi lamang sa ating pang-araw-araw na buhay, kundi sa ating pagsamba. May new normal. Halimbawa, iisa ang lektor. Hindi po dahil walang dumating na lektor. Kasama po yan sa health protocol. Isa lamang ang lektor. Magbabasa ng first reading, salmo, second reading, hallelujah, isa lang. Para isa lang ang gamit ng mikropono sa ambo. Isa lang ang hindi, ang pwedeng hindi mag-face mask, yung celebrant. Noong nakakaraan ako po yung naka-face mask palagi. Pero, hindi po ako makahingang mabuti kasi nahihigup ko yung face mask. Pumapasok sa loob ng aking bibig, lalo na kung matagal-tagal kang magsasalita. At ang gospel at sermon, dito na rin ginagawa sa ambo ng celebrant. Yan po'y kasama sa new normal. Kaya, face mask mahalaga. Magdala rin po kayo ng personal niyong alcohol, maliit, para anytime na kapag bibisi kayo ng alcohol sa inyong kamay, lalo na kayo ay may nahawakan sa labas ng inyong bahay o anuman, palaging maglagay ng alcohol. Pagkatapos, physical distancing. Yan na po ang new normal natin. Yung meron tayong, sabi nga, dalawang metro pa yung layo sa isa't isa sapagkat ang COVID-19 ay dala ng ating laway. Kaya, hindi natin alam kung hanggang saan matatapos ang buhay. Lumindol, bumagyo, sinusunog ang simbahan, pandakan sa New York. Kahapon ay nilapastangan ang katedral doon sa Pransya. Inuusig ang mga pari, mga Katoliko. Ano nangyayari? Hindi natin alam. Ngunit, hindi natin alam kung iyan ay tanda ng pagtatapos ng panahon. And so, get out of the tomb. Lumabas tayo sa libingang iyon. Meet your friends, ang sabi ni Cardinal Tagle. Meet your friends. Meet people and utter words of forgiveness. Lapitan niyo yung mga kaibigan niyo, mga tao na kailangan niyong patawarin, mga tao na dapat niyong unawain. Gawin po natin yon. Papatapos ang panahon. Napakahirap na tayo abutan bilang mga sisanya at hindi bilang mga trigo. Untie your heart. Kalagan mo ang iyong puso. Let it beat again. Mayroong gumagapos sa ating puso. Yan ay ang tali ng paghihiganti, pagkabuhi, hindi pang-unawa sa kapwa, sa mga kasama sa bahay. Let the heart of stone become a heart of flesh. Let it live. Ang sabi ng kanyang kabunyian, Cardinal Tagle. So ito po ang magandang araw ng 16 na linggo sa karaniwang panahon. Tatlong aral tungkol sa masama. Ang una, ang masama ay hindi galing sa Diyos. Kung pinahihintulutan man ng Diyos na may masama sa ating paligid, binibigyan niyan din niya tayo ng grasya upang tayo maging matatag. Tinutulungan tayo ng Spirit.
kailangan palagi nating hilingin sa Kanya. Huwag tayong ipahintulot sa puso at iadya tayo sa lahat ng masama. Ikalawa, ang masama ay mamanlin lang. Tiyakin natin na hindi kasisanya. Tiyakin mo na ikaw ay trigo para sa kamalig ng Diyos. At ikatlo, ang masama ay may katapusan. Kaya bago matapos ang panahon, tapusin natin yung masama na nasa ating puso upang magtapos din ang masama na nakapaligid sa atin tulad ng COVID-19.